showbiz fanatics, Mr. Oji Diaz, binanata ni Mr. Willie Revillame patungkol sa isyu ng utang na loob. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Let's watch this video clip. Mga vloggers po na may isang vlogger na mabait eh, pinagtatanggol tayo eh. Maraming salamat sa iyo. Alamin ko lang at na kahit si Tony, you know, very fair siya eh. So may mga vlogger naman na sumasakay, di ba? Meron namang isang reporter na may mga hawak tong artista na inalisan na siya. Bakit siya inalisan? Yun ang tanong dyan. Sa mga talang during the Wawa with Days, nilalapit niya sa akin yung isang talent niya na tulungan. Sa backstage, may dalang ano yon, may concert sa Lapline, tulungan mo, palalabasin ko siya. Ngayon, no, sikat na siya ngayon sa isang noontime show. Totoo yan. Kahit ma-interview pa siya, tanongin niyo sa kanya kung totoo, ilang beses siya nasa likod ng backstage ng Wawawi para mag-promote. Hawak niya dati yun, wala rin sa kanya yun. Wala siyang ginawa kundi tirahin ako sa vlog niya. Okay? Kasabay nga ng mga feud or mga awayan patungkol sa mga issue tungkol kay Christy Permin, Oji Diaz, and Mr. Willie Revillame, ay marami nga ang mga tinamaan sa mga pasaring ni Mr. Willie Revillame sa kanya pong statement sa channel niya sa ALTV. Ginawa niya sa ating mga kaubahan, napunta ba yan sa mga bagyo? Magbigay ba ng tulong yan? Ano ba ginawa niyan? Saka bakit yung taong yan, walang ginawa niya kundi parang pinakikialaman niya buhay ng mga artista. Alam niya, hawak niya kami. Yung isa naman, na kinupkup ko, di ba? Kinasal, buong pamilya na, hindi ko sinusumbat. Hindi ako nanunumbat. Sinasabi ko, sumbatero, never ko gagawin yan. Wala, marami akong ginawa na hindi ko sinasabi. Kaya ako lang sinasabi sa inyo ito, nagugulat ako sa mga taong malapit sa akin at dati kong kasama. Na yan ang ginawa ko. Ngayon, ganito pa ang ginagawa sa akin. Sa inyo mangyari yan. Ano? Hindi ko sila inisipan. Kinasal yan eh. Buong mga bahay ko sa Tagaytay, sa baba sa islands, sa taas, binigay ko sa buong pamilya niya. Ang bait-bait, di ba? Ngayon, kung ano sinasabi-sabi, huwag niyo akong idamay sa politika. Hindi po ako politikong tao. Ako'y nandito simple lang, nagpapasaya lang, ito lang alam kong gawin. At kung makakatulong sa abot kaya namin, yan. Okay? So yan, para malaman niyo, ngayon, may bus na naman ako mamaya, tanggap ko na yan. Gawin niyo akong ano, breakfast, tanghalian, hapunan, lahat ng oras, i-bus niyo ako. Basta tutuloy kami hanggat gusto kami ng ALTV at ng ating mga kabayan. Alam lahat. Dahil nga sa mga pasaring at sa mga masasakit na salitang binitawan at panunumbat na sinabi ni Mr. Willie Revillame against Mr. Oji Diaz sa kanyang channel, ay bumwelta nga itong si Mr. Oji Diaz kay Mr. Willie Revillame. Comedian, actor, host, and talent manager Oji Diaz break his silence on Willie Revillame's recent threat to expose his celebrity critics who he called ingrates or mga ingrato na wala daw pong utang na loob. In Facebook post on Wednesday, February 8, Diaz chastised the Wawa Win for host for upbraiding several unnamed celebrity for the assistance he has given them. So, ibig sabihin po, talagang nakarating na po kay Mr. Oji Diaz ang lahat ng mga sinabi ni Mr. Willie Revillame against dun po sa mga celebrity na sinasabi niyang wala nga daw pong utang na loob. Kayo ang may utang na loob sa akin, sabi nitong si Mr. Oji Diaz sa kanyang Twitter. Diaz then said he hoped that Revillame would feel better following his tirade against those who in his opinion had previously sought his assistance. He also expressed his wish for Revillame's happiness and the general improvement of his mental state. So ganito nga kabigat yung mga binitawang salita ni Mr. Oji Diaz against Willie Revillame sa mga panunumbat na sinabi nito. Sana pagkatapos niyang manumbat ng mga naitulong at nagawa niya sa kapwa, gumaan ang pakiramdam niya. Nabunutan na siya ng tinik, yung wala siyang pinagsisisihan at pinaninindigan niya kasi para sa kanya, kailangan na niyang manumbat. In short, sana na-happy siya sa kanyang ginawa at nakaginhawa sa kanyang mental health. So, in the same post, Diaz then admitted that he is the one who those unnamed people castigated by Revillame in his TV outburst.
Facebook page nga or sa Facebook post nga ni Mr. Oji Diaz, inamin niya na isa siya sa mga hindi pinangalanan na kinastigo ni Mr. Willie Revillame patungkol sa isyo ng walang mga utang na loob. Isa sa mga kinastigo niya rin ay si Ms. Christy Permin na tinawag daw siyang di umano'y mayabang. Oh, by the way, yung 50,000 cheque noon habang ibinibigay niya sa akin ay nakikita ng mga tao sa dressing room niya. Hiyang-hiyaman ako, tinanggap ko pa din. Ang 50,000 went to the Kapuso Foundation as donation to help breast cancer patients. So yung 50,000 palang inabot nitong si Mr. Willie Revillame ay hindi naman daw pala napunta sa sarili niyang bulsa, kundi idiniretso niya ito sa mga Kasuso Foundation o yung mga inana or mga babae na diagnosed for having a breast cancer, na itinataguyod namin ang pera kesa kailangan ko. Thank you ha, malaking tulong yon. So in conclusion, Diaz pointed out that if you were able to help someone, it was not for you to demand gratitude, because if you did it genuinely from the heart, you would forget about it along the way. So sinasabi niya nga na kung talagang bukal sa kalooban ni Mr. Willie Revillame ang tumulong, ay hindi niya na po ito or wala na siyang anything na pwedeng sabihin against dun sa mga tinulungan niya. He also added that it is not in his nature to count the help he has given to the other people. He won't go against Revillame for the things he has done for him. Wala, hindi ko ugaling mangwenta. Hindi ko ugaling manumbat. Pag ginawa mo, magbinawa mo ng kusang loob at bukal sa puso ang isang bagay, nakakalimutan mo yan as time goes by. Kasi nga, naturalesa mo na ang magbigay at maging mabuti sa kapwa. Ito po yung isa sa mga statement naman or pagbalik ng mga salita kay Mr. Willie Revillame. Alam nga namang isa-isahin ko sa kanyang pagtatanggol ko sa kanya noon. Ginawa ko naman yon ng kusang loob at deserve niyang maipagtanggol. Yun ba ang tatapatan ko pa ba yon ng presyo? Hindi na, sabi niya. Revillame made scathing remarks against his celebrity critics during the live episode of his variety show Wawa Win on February 7. He didn't mince words by castigating unnamed celebrities whom he said owe his gratitude. So marami nga talagang binanggit or mga unnamed celebrities na binanggit itong si Mr. Willie Revillame against sa mga taong parang feeling niya ay natutuwa pa sa pagkawala or pag-e-end ng kanyang programang Wawa Win sa ALTV or sa AMBS channel. Sinasabi niya na imbis daw na malungkot or makisimpat siya sa mga kalagayan nila ngayon, ay tila baga nagsasaya ang mga showbiz reporters na ito sa pagkawala ng kanyang channel at sa pagkawala ng kanyang programa. So, saan nga ba hahantong ang mga pag-aaway na ito sa social media? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching.